So, hello, hello. Wow, narinig nyo ba? Kasi nakaano lang ako, naka-bluetooth lang ako. So, para medyo mabuo natin yung ating ano, yung ating boses dyan. So, nagumamit ako ng earphone. Free po siya ng aking phone na nabili, which is iPhone XR po itong ginamit ko ngayon na pangkam. Kasi maganda na siya sa pang-camera, guys, yung iPhone, di ba? So, kahit may kamahalan, pero yung habol ko is yung kagandahan ng video, yung kuha ng pagre-record pa. So, ayan, guys. To be continued tayo. Ito na yung continue sa ating pangchikahan. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, guys, don't forget to subscribe, like, at mag-comment kayo dyan. Kung gusto niyo mag-comment, at i-share niyo na rin. I-share niyo rin. And please, don't skip the ads. So, okay. So, wala nga pala akong nilista. So, memorize ko na lang. No? Bali, may timer naman. So, naka-time lang tayo. And ayan. So, as usual, nakikita nyo yung iba naman yung aking uniform, guys. Klaro yung aking undershirt. At kagagaling ko lang sa paglilinis, guys. Naglilinis po. Nilinisan ko yung aming kwarto dito. Nag-brush lang ako. So, makikita nyo dyan, split screen ko na lang. Welcome back to my YouTube channel, OFW Diarena's Vlog. And good morning, Dubai! So, today is Sunday. So, tomorrow is back to school. So, para makapag-chika tayo saglit at para may pang-update tayo, guys. So, ito na yung continuous ng ating pagpapakilala, guys. So, sa mga hindi pa po alam kung ano yung pangalan ko, so ilalagay ko lang po dito sa baba yung link po kung saan doon ako unang nagpakilala. So guys, to be continued tayo about sa pinagmarites natin kahapon. And although, yes, yung last na sinabi ko, although ba? Bakit ako gumamit ng although? Wait, iinom lang ako naman. Kasi nagkakape pa ako. Hindi pala kape, hot choco na. Kasi wala na tayong pang kape. Hindi na ako nag-partner ng tinapay. Mamaya na lang ako kakain pagkatapos ng ating chikahan. So ayan, pagpapatuloy ko po. So may anak po ako, guys. He is a boy. He is my son, only one son. So may isa lang akong anak, guys. Before ako nag-abroad, nagtrabaho ako sa Kaenta Rizal. Working student po ako dyan, guys. So, 7 years ako dyan. At dyan din ako nakapangasawa. At dyan ko din nabuo yung aking anak. At yung anak ko ay, alam nyo ba kung ilang buwan siya nung iniwan ko siya? Buwan lang. Hindi po siya taon kasi nagbuntis po ako, guys. 27 years old na po ako. So, hindi na po bata akong nagbuntis. So, bago lang, di ba? So, sa ngayon kasi, mga kabataan ngayon, diba? Hindi ko na isasali dito. Hindi ko naman buhay yun. So, ayan. He is 10 months old pa lang, guys, nung iniwan ko siya. At siya pa mismo ang naghatid sa akin sa airport. So, makikita nyo po dyan. Split screen ko lang po para makita nyo kung sino po yung mga naghahatid sa akin, guys. So, si Mama, si Papa, at yung my beloved son po ang naghatid sa akin sa airport. For the first time, guys, na nag-abroad ako. So, this is my first time na nag-abroad ako since 2019. And this is my 3 years now. So, renew contract ako, guys. And then, matatapos na to next year. Matatapos na to at maghahanap tayo ng ibang trabaho. So, ito ngayon, yung trabaho ko dito ay bilang isang katulong, housekeeper. So, bago sila kumuha ng kasamahan ko, guys, may kasamahan na kasi ako. Ako lahat ang nagtatrabaho all around. Since apartment lang naman itong tinitirahan namin. So, ayun, guys. Isa yung anak ko sa isa sa mga inspirasyon kung bakit ako, ayan, nag-abroad. And undergrad ako, guys. PSHRM yung kinuha ko. So, ayan, papakita ko pa rin dyan kung ano yung itsura ko nung estudyante pa ako. Year, 2 times kasi akong nag-ano. Ang una kong pinili is tourism. So, makikita nyo dyan yung mga naging kaibigan ko. Mga picture, may mga picture akong pinag-iingatan. So, year 2013, guys, nag-start ako mag-college.
And then, na-stop ako year 2015. And then, pinagpatuloy ko. Nag-stop ako. 2014 ata pala, hindi pala 2015. Kasi, inanti ko pala ng isang taon yun. Kasi yun, may mga bagay na alam mo na yun. Working student ako, nagtatrabaho ako bilang isang katulong din dyan sa Kainta Rizal, guys. And alam nyo ba kung ano yung amo ko doon? Mababait po sila. Sila po yung mga igurot. Yes, at napuntahan ko na po yung lugar nila. So, mabait po sila, guys. May party ng Kainta Rizal dyan na may igurot. So, kung mapapansin nyo yung, kung sino yung nakapasyal na sa Igurot Village, yan guys, puro mga igurot po yung nakatira dyan. Mapabait po yung mga igurot. Napuntahan ko na po yung lugar nila sa ibabaw ng Bagyo. Napuntahan ko na yung Mount Province. Pero nung time na yun ay hindi pa ako nag-vlog, guys. So ayan guys, wala siyang kaalam-alam na si Mama ay mag-a-abroad. And yung una ko talagang plano, ay yung una kong gustong puntahan is yung Kuwait. Kaso, andito na yung aking audience. Tapos na kami naglinis, so andito na siya sa harapan ko na naman. Magja-judge na naman siya. And then, ayan. So Kuwait, guys, yung una ko sanang puntahan para sa pagtatrabaho, sa pag-working abroad. Pero, ang nangyari ay, yun, hindi naman natin inasahan yun. So, lumipat ako since yung kasama ko dati, may kasamahan kasi ako sa Kainta Rizal while nag-working student ako. Meron din akong kasama sa isang bahay doon, guys. So, dalawa din kami nagtatrabaho doon. And then, ako nag-aaral ako in afternoon. Pang night shifting up, guys. Night school. Kasi sa araw, magtatrabaho. Tapos sa gabi, mag-aaral. So, malapit lang naman yun. Yung paaralan na niyon, guys, is mostly halos mga may working student dun na pwede mag-aral ng gabi. So, yun lang po yung school na yun na pwede kami makaaral ng gabi kahit nagtrabaho kami sa maliwanag pa. Tapos sa gabi kami mag-aral. So, ganun, guys. So, marami doon ang mga working student. So, diba? So, kagaya kong masisipag. Ayun. Hindi naman ako natakot noong panahon na yun na, alam mo, ikaw, naglalakad ka pa sa labas. Naglalakad ka pa sa labas kasi galing ka pa sa school, diba? At safe pa naman yung panahon na yun. Di, kagaya ngayon, diba? Diyan sa Pilipinas na ang dami ng kinikidnap, no? Diyos ko, sana naman mawala na yan. Kasi hindi naman maganda sa, hindi naman maganda sa pandini, lalo na may mga kabataang pausbong, nakakatakot na, baka ayaw na nilang lumabas. Diba no? Ano kaya nangyari sa panahon ngayon dyan? Nakaawa lang ako na parang natatakot ako ba na ano, iwan. Kasi may pamilya din ako na iwan dyan. Pero sana naman, maniwala na lang tayo, mananampalataya tayo na sana mabago na lahat. Mawala lahat yung mga ano ba yung nangyayari dyan sa Pilipinas. So, mag-ingat kayo dyan, guys. Mag-ingat kayo. Ako bilang isang nagtatrabaho abroad, syempre yung utak namin, yung puso namin, nasa Pilipinas. Kasi, di ba, ano nangyari sa Pilipinas ngayon? So, malayo naman tayo. Matured naman na ako nung pumasok ako sa pagbubuntis, guys. Kasi, 27 years old ako noon. So, sakto na yun, di ba? Ako, literal na focus ko yung gusto kong makapagtapos. Pero nahirapan ako. Umayaw ako, parang hinayaan ko yung kapalaran na ganun. Hindi ko natapos yung aking pag-aaral. So, undergrad ako. May diploma naman akong dala dito na sa high school nga lang. So, naiwan ko doon sa Pilipinas yung hindi ko natapos na pag-aaral. 1 year na lang sana, di ba no? Nasayangan kayo. Yes, alam ko nasayangan kayo. But don't worry. Hindi naman po ayan nakakasukat sa ating buhay. Guys, kung edukado ka, kung may natapos ka, gamitin mo, magpasalamat ka. Pero kapag hindi ka natapos, it depends upon yours kung paano po tayo mabuhay ng normal, 'di ba? Kahit wala tayong hawak na ganitong degrees na mga diploma, degree. Kahit hindi kayo degree courses, pero it depends upon yours kung paano ka maghanap buhay ng marangal, 'di ba? So, yung pagtatrabaho, pag-a-abroad, eh, hindi naman po ikinakahiya to na ganito, nagtatrabaho kami bilang katulong dito sa labas. Alam nyo guys, isa na din tong sacrifices sa buhay namin na nalayo sa pamilya, di ba? Kung sino ka man nanonood ngayon, sana'y naintindihan mo ako. Kahit putol-putol yung ating mga pagmamarites dito,
Nagpapakilala na ako, guys. Actually, nagpapakilala na talaga ako. Ang sabi ko pa noon sa aking vlog, guys, meron mga pala akong i-share dito yung una kong, yung plano ko sanang mag-vlog. Nakauwi ako ng Pilipinas. Nakabakasyon ako last year. Last year 2021, since yun ang pagtatapos ng aking kontrata for 2 years. And then bumalik ako sa kanila dito. Nag-sign contract ako ulit. 2021. And then yun, anong straight for now. 3 years na ako dito. So may natitira na akong 8 months na lang. So yun na lang ang ilalagay natin dito, guys. Then after ng 8 months na yan, mag-a-apply ako sa labas. O kung di, pagsakto yung naipon ko, uwi na ako ng Pilipinas para mag-focus ko yung anak ko doon kasi nag-aaral na siya, guys. So nursery na siya. He is 4 years old now. 4 years old now kung kailan 10 months old ko pa lang siyang naiwan noon at ngayon 4 years old na. Ang bilis ng panahon, 'di ba? Hindi ko naantay yung 1 year old niya. So wala ako nung first birthday niya. So meron lang ditong picture kung saan siya ang nagse-celebrate ng yung birthday nila, yung birthday niya. At kasagsagan pa ng COVID nung time na yun. So yun yung first time na may pera ako, guys. At unti lang talaga yung naihanda sa kanya. So ako, nagpapasalamat ako na wala siyang sakit, hindi siya masakitin, malusog siyang bata. So malusog din naman ako nung buntis noon, guys. I am normal delivery ako, guys. Sa awa ng Diyos, kahit maliit akong tao, guys, maliit lang po akong tao. Kasi maliit lang po yung mama ko. Yung papa ko matangkad, so hindi ko nakuha yung katangkaran niya. Ayun, so, sa mama ko nakuha. At yung kagandahan ko sa mama ko din nakuha. So ayan, yung sinabi ko nung unang part is buhula na ako, guys. Pero hindi ko po na-meet masyado yung aking kapamilya dyan ng mga buhulanos. Actually, meron po silang coming na reunion, guys. Grand reunion, pero hindi ako makasama. So, si mama, si auntie, yung lula ko lang ang makakasama doon. Since nandito na tayo sa presence, guys. Ito yung buhay ko ngayon. Working abroad. I am proud and OFW. So, ang haba na ng minutes natin, guys. Ang haba ng ating chika. So, to be continued ulit tayo para hindi kayo as in mabuburyong, no? So, hanggang dito lang muna tayo. So, to be continued tayo about dun sa... Hindi, another tackled na naman ng lesson, charot. At another sharing na naman pala, guys. So, ngayon ang nasabi ko sa inyo is akong working student. At sino yung naghatid sa akin papunta sa airport. So, makikita nyo po dyan every pag-explain ko po. In-split screen ko lang, diba? So, ayan. In-split screen ko kung sino yung naghatid sa akin sa airport. And also, sa Cainta ako, Rizal, nag-stay at doon ako nakapag-asawa, doon ako nagkaanak, doon ako nag-working student. And, I know na na-scroll nyo na yung una kong episode nito. Na taga Davao Oriental ako, guys. So, papakita ko din dito kung ano yung lugar namin dyan. Kukuha ako sa Facebook para may pang-share ako dito kung anong klaseng lugar ang Davao Oriental, guys. So, meron kami dyan, Cape San Agustin. Yes. At meron na din kaming resort na Eldon Resort. So, yun lang ang naanuhan ko since 10 years na akong hindi naka-uwi sa Pilipinas. Ay, hindi na ako naka-uwi sa aming probinsya, guys. So, ngayon sana, kaawaan ng Diyos, kung pwedeng uuwi lang ba muna ako, paplano ko ba kung didirekta na lang ako sa paghahanap ng ibang trabaho. Suggest nga kayo, guys, since parang hindi pa naman masyadong okay ang Pilipinas, di ba, no? Kasi baka pag nag-apply ako ulit, mahirapan sa pag-apply. Although hindi naman na masyadong pahirapan, kailangan talaga employer na yung visa ko. Hindi na yung tourist visa gaya as usual, di ba? Kasi ngayon sa mga nangyayari, nag-scroll kami ng mga bagay-bagay kung paano, mapadali ba ang pag-a-abroad, ganun, ulit. Since, ex-abroad na ang mangyayari sa akin since uuwi ako ng Pilipinas, ex-abroad na kasi nakapag-experience na ako ng 4 years, diba? So, bilang isang OFW, nangangamba din ako na kapag nag-abroad ako ulit, baka
madami pang achievable. So, ganun naman talaga ang pag-a-abroad. Madami naman talaga ang pagdadaan. So, since this is now, this is it, nandito na ako sa abroad, guys, at sinishare ko yung buhay ko sa inyo dito ngayon. At nagpapakilala na ako. So, again, papakilala ako ulit para to be continued again to. So, ako po si Rinalisa Boyusi, proud OFW ng Dubai from Philippines. So, nasa Dubai tayo at nasa province tayo ng Dubai, which is Corfakan, Fujairah. Yun po. So, bye! Thank you so much for watching. To be continued ulit tayo sa ating pag-share. At sana, hindi kayo mapagod at hindi kayo as in, ang tawag nito sa ating pagpapakilala dito sa harapan nyo, sa in front of you, hindi po ako magaling mag, as in, to the max na mag-share, nag-share, nag-share ng mga nothings. Joke lang. Ng buhay. So, yung kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung na yung mga naging experience ko, ayun ang sinishare ko. Kung magulo sa inyo, kung magulo unawain, don't worry, mahahanay din yan, maaayos din yan, diba? So, ngayon kasi, ayan, nag-chichismis tayo dito. Wala naman na kasing trabaho, tapos na ako. So, inurasan ko lang. So, ngayon, patapos na tayo, to be continued ulit tayo sa another na mga ipang-chichika ko at pang-share public ko kung ano yung buhay ko. So, guys, I am Rinalisa Boyusi, proud to be OFW ng Dubai, from Philippines, from Davao Oriental. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe, like, at mag-comment kayo dyan. At kung gusto nyong i-share din ang aking vlog, i-share nyo na din. Thank you so much. Remember that, sharing is caring. Thank you so much, guys. Bye!